Okay, so magandang araw ulit mga kapatid. So ngayong araw pong ito, ang gusto ko naman pong i-share sa inyo ay kung paano nating i-personalize ang ating Gmail account. At papalitan din po natin ang ating Teams sa ating email address. Okay, so habang tayo po yung nag-tutor sa ating mga anak sa kanilang module, so ginagawa naman po natin itong tutorials para makatulong po sa ating mga mag-aaral. So ito po yung ating Google ad or Google account. Okay. Or in short, Gmail account. Okay? So dito po sa taas, kung mapansin niyo yung 3x3 na dots, ito po yung Google Apps natin. Okay? So click po natin yung Google Apps, Google Ads, and then yung pong ating account. Click po natin 'yon. Okay? Then after that, so ito po yung ating Google account, then proceed po tayo sa personal info. Yung pong nasa ating left side ng screen. And then after that po, so kung wala pa po kayong picture, profile picture sa ating Google account, so you can have your picture. So drag and drop lang po. So for example, ito po yung ating picture. Da-drag and drop lang po natin para po makopya. Okay? And then after that, so drag and drop. So ka-crop lang po natin. Okay? And then set as profile picture. Okay, so yun na po yung ating profile picture. And then yun naman pong ating name. So as a student, so learner, so dapat po ating baguhin po to. Ang lagay po natin yung ating first name. So for example, Jomel. And then dito po natin ilalagay yung ating middle initial. Kaya Jomel C. That. Okay. So dito naman po yung ating last name. Atienza. Okay, so yan. So who can see your name? So anyone see this info when they communicate with you or view content, your content you create in the Google services. And so save na po natin. So you change might take for a while. Ano, huh? So magbabago po siya maya maya. And then after that, so let us check kung nabago na nga po. So kung mapansin nyo po, okay, so ito po yung ating Gmail or Google account. Yon, nabago na po yung ating pangalan. Naging Jomel C. Atienza na po. Ano po? Kaya yung ating pag-type po na ini-add sa Google Classroom, sa ating YouTube, sa ating email address, so ito na po yung makikita. Ano po? Na makikipag communicate para sa atin. Okay po. So this time naman po, puntahan po natin ang ating Gmail. So ito po yung ating Gmail. Okay. So mapansin nyo po, sa ating pong Gmail, paano naman po natin na papalitan yung background? Okay, so mapansin nyo na meron ng background yung akin. Meron na po siyang Teams, ika nga. So ito po, meron tayo ditong settings. Okay, so click the settings. Click po natin na settings. Yan. And then yung pong Teams. So, view all. So, pwede po tayo mamili dyan. So, mapansin nyo, meron kasi dati nilagay ko na po to. Ano po? Yan. Okay. So, pwede po kayong pumili dyan. May photos. Pwede po kayong maglagay ng photos. So, kanina po,
ito yung ating nilagay na profile picture, pwede pong ito rin ang gamitin natin as a team. If you want, ano ha? So, yan. Then, save. Okay? So, mapansin nyo, ito na po yung ating teams. Diba? So, yan. Yan na po siya. So, napalitan na, nalagyan po natin siya ng teams or background dito sa ating Google account. Ano ha? So, yun lang po ang gusto ko sanang ma-share sa inyo. So, as a student, sana ang inyong Google account ay maging complete name. Ano po? So, for example nga po, Jomel, the first name, then C as a middle initial, then Achenza as the last name. Okay? So, thank you guys. Hopefully, sana po ay makatulong itong video tutorial sa inyo para po maging personalized yung inyong Google account.